Matandang Pulubi, may ipon na 1 milyon sa bangko? Marahil marami tayong nakikitang mga tao na pag-alagala sa lansangan, ang iba pa nga ay mismong sa lansangan na nakatira. Kung tawagin nga sila, ay pulubi. Ang iba sa kanila ay namimilit manghingi at nagmamakaawa, pero hindi naman lahat ng pulubi ay ganon ang gawain. Pero bago natin ituloy ang ating kwento ngayon, at kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, pakilike and subscribe at pakiclick mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong video. Tulad na lamang ng isang pulubi na ito na kahit minsan hindi namimilit, hindi rin nagsasalita at hindi rin nagmamakaawa para lang mabigyan. Siya ay si Fatima Uthman. Sa tuwing may dumaraan sa kanyang harapan, ay kanya lamang itong tinitingnan at makikita mo sa kanyang mata na puno ng kalungkutan. Sa pamilya ni Fatima, sila ay may bilang na 8 miyembro. Pero kahit isa sa kanyang kamag-anakan ay walang nakakaalam tungkol sa pera niya. Na kanyang inipon, kaya walang magtatangka sa kanyang buhay at walang magsasamantala. Kaya naman, nang matagpuan ang labi ni Fatima Uthman sa isang disabled street beggar sa isang lugar kung saan maraming abandonadong sasakyan sa Barber District sa Beirut, ay inisip ng mga imbestigador na ito ay isang trahedya lamang sa lugar kung saan ang syudad na ito ay tinagurian na poor and homeless. Ngunit, laking gulat ng mga internal security forces nang makita nila ang labi ni Fatima na may hawak itong 5 milyong Lebanese pounds o $3,400. At ang mas lalong ikinagulat ng mga otoridad ay nang makita nila ang isang deposit book sa bangko na malapit sa kinaroroonan nila na mayroon itong savings na nagkakahalagang 1 milyong dolyar. Ayon naman sa general na direktor ng Internal Security Forces Public Relations Division na inilabas ng Arab News na namatay ang 52 taong gulang na si Fatima Uthman dahil sa heart attack. Sinabi pa ng general na ang makita ang pera at ang savings book ay isang malaking sorpresa. Para naman sa mga tao doon ay isang well-known figure sa Barber District si Fatima dahil ang litrato kasi ng nasabing street beggar ay umani ng maraming atensyon matapos siyang tulungan ng isang sundalong Lebanese na naka-duty malapit sa ospital doon. Tinulungan pa si Fatima ng sundalo para uminom ng tubig dahil nga si Fatima ay hindi masyadong maigalaw ang paa at kamay. Matapos nga daw ng pangyayaring iyon, ay pinuri pa nga ang sundalong tumulong kay Fatima ng kanilang army commander sa ginawa nitong compassion and humanity. Ayon pa sa ibang nakakakita kay Fatima, hindi raw ito nagsasalita o nagmamakaawa. Bagkos tinitingnan niya lamang ang mga dumadaan gamit ang kanyang mata, nakita sa mga ito ang kalungkutan. Kwento naman ng isang taga roon na sa tuwing siya ay papasok ay nakikita daw niya si Fatima at nang tumagal raw ay sa tuwing makikita siya nito ay tinatanguan niya ito. At sa tuwing kakamustahin niya ito, ang tanging isasagot lang ni Fatima ay praise be to God. At matapos nga na makita ang katawan ni Fatima na walang buhay ng mga security forces, ay napag-alaman din nila na ito ay galing sa bayan ng Ain al-Sahab sa Akar sa hilagang lugar sa Lebanon. Hinanap daw ng mga otoridad ang mga kamag-anak ni Fatima at dito kinuha ng kanyang mga kamag-anak ang labi ng matandang si Fatima. Wala naman kaalam-alam talaga sa kanyang pamilya tungkol sa pera ni Fatima. Kaya naman ito ang patunay na wala talagang pumipilit sa kanya para humingi ng pera. Matapos ang lahat ng ito ay hindi man lang na-enjoy ni Fatima ang kanyang pera dahil nga takot siya na malaman ng iba na siya ay may pera at maging mitsa nga ng kanyang buhay. Namatay si Fatima na hindi man lang na-enjoy ang benepisyo ng People's Compassion. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento at sana nagustuhan nyo at muli, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating channel
at mag-comment sa ibaba. Salamat!